Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang kasing idara ninyo hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magkaroon sila ng magulang na kayang papag-aralin ng kanyang anak. Yung nanay ko is from Samar, Wariwaray, Wariupay, Waray Batasan, yun ang sabi niya sa akin pag nagagalit sa akin. Kabaligtaran ng tatay ko na isang Antikinyo, malambing po ang mga Antikinyo. Kaya mapapansin niyo sa akin, may konting gaspang, may konting lambing. Because of the blood. My father is an Antikinyo, he's a Ilonggo also, Ilonggo-speaking island. No? Ito yung mga tipong sobrang lambing, papatayin ka na nakangiti pa. Patyun ka mo. Na isa sa mga magulang na nagbakasakali sa lungsod ng Maynila, katulad ng ibang mga magulang na ibang bata, nagkita sila sa Maynila, o nakalawit ng tatay ko, nanay ko, then ako ang bunga. Yan ang love story nila. Ako po'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng aking mga magulang. Bulubundukin at umuusok pa. Eh sabi ng nanay ko, hanggat kaya raw ng mata ko, amin yun eh. Bagay na dapat nyo ngang ipagpasalamat dahil nung araw gusto ko mag-aral. In fact, ang pangarap ko ay maging kapitan ng barko. Alam mo naman, noong dekada 80, which is most of you here, hindi pa inabot yun. Noong dekada 80, sa isang squatter area, nakatulad na nakalakihan ko, para umasenso ka, pagbabae ka, pumunta ka ng Japan. 6 months lang, bato na bahay mo. Paglalaki ka naman, punta ka ng Saudi, maglagay ka ng bigote, o magsiman ka. So gusto ko maging kapitan ng barko. But having said that, with all the dreams or maybe wants or aspirations in life, but you know, economically, it is near to impossible. But today is a proof that your parents, you know. So sabi nga naman, I made it through the rain. Na yung kanilang pagpapagal, pagsisikap, na mabigyan kayo ng pagkakataon, ng equal opportunity, bagay na dapat nyong talagang namnamin. Dahil masakit. Masakit po. Kanina napakinggan ninyo, kaya ako talagang pinapahalaga ng araw na ito sa inyo, ipagpasalamat nyo sa Diyos. Kanina nabanggit na, di ba, kahaba-haba ng pagpapakilala, kung ano-ano ng eskwelahan ang mga nabanggit na aking dinako, dala ng pagpapahalaga ko sa edukasyon. Bagay na hindi naman ko nakamit sa tamang panahon, bagay naman na kinamit ninyo, na pagtagumpayan ninyo sa tamang panahon. Kaya po, mahirap maging mahirap. Nakakahirap ang maging mahirap. Buti na lang artista in two weeks. Eh, kung di pa naikasin ng tatay ko ng maayos, malamang wala ako ngayon. That gave me opportunity. I really tried to be a seaman. In fact, I started working at the age of 10. No? Bilang basurero. Mahirap paniwalaan, ha? Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Dahil talagang mahirap paniwalaan ang istorya ng buhay ko. At the age of 10, alam ko nang mahirap kami. Kaya at the age of 10, nagtatrabaho na ako. Kaya yun din yung diskurso na Recto, Soler, Juan Luna, Carmen Plana, Silaya, Santa Ila. By heart. By heart. I know it very well. Every inch of it. The habits of those people in that area. Eh, basurero ko. So I felt bad. Madali salita, nabuli rin ako. Dami kong hang-ups eh. Bully, busted. So, ginawa ko, instead nakawaan ko ang sarili ko, and I hope you'll do the same. Matter of mindset. Di, pinagbuti ko sarili ko, pinromote ko na sarili ko, naging sidecar boy na ako. Ganun-ganun lang yon. At hanggang sa makagraduate ako, gusto ko mag-aral. Yung pagpapahalaga, pag-aral. Pagka-graduate ko noong 1992, simula Abril hanggang Setyembre, hindi ako pumapasok
hindi ako nag-enroll. Lahat ng kinita ko, simula Abril hanggang Setyembre, biyahit-biyahit kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Pag Oktubre, nag-enroll ako sa PMI. Santa Cruz. Para lang malapit sa ilog. Philippine Maritime Institute. Katabi talaga ng ilog yun, literal. Then, God has so many ways. With all honesty. No? Tirira ko. Tira ng tao. Diba? Who could imagine? No? God has so many ways of giving you opportunity. Sino mag-aakala na yung kaharap ninyo ay tinitira ko, yung tinira ninyo, sa Jollibee? Kaya kung lips to lips lang, marami na ako na lips to lips. They call it pagpag, but we call it bad joy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. That's life. Wala ka nang magagawa. But, sige lang. At awa ng Diyos, kung ako'y nakapag-artista, the opportunity given to me, and I want you also, that opportunity that you're receiving today, to value it. So, nung nag-discovery ako mag-artista, pinahalagahan ko. Aba, inisip ko ba kung ako mag-artista, yayaman ako eh. Aba, totoo nga? Nyanyanga ka lang, oh. May yad ba na? Napakasarap mag-artista. Oh, ewan ko kung inabot ng nanay ninyo, tanong nyo mamaya pag-uwi nyo. Yan ang mga customer namin, yung nanay nyo. Bumibili ng notebook namin yan. Alam yung notebook nung araw, yung star? You know, you get paid for that. I sing. Almost every province in the entire country. Lip-sync. Di naman nila alam yun eh. Ang gusto nun, yung makita ka. Nyanyanggahin mo. May yad ba na? Kaya ko nakita ang gaang ng trabaho na maging artista. Ang una kong kinita, this, you know, in life, no, it is how you appreciate things and understand things. And so that if you have that kind or that attitude in your mind, you will know how to distinguish value. Tingnan ninyo. Call time ko, 9:00 ng umaga. Pasok ako. Hindi ako kinuwanan, pero may chicha. May agahan yun eh. Tapos, lunch. Nasa air condition ako. Merienda. Hindi pa rin ako kinukuhanan. Ha? Young Love Sweet Love yun. Tanong nyo sa nanay nyo kung anong show yun. Kay Mane. Oh. Gabi, dinner. Kain na naman. Nakuhanan ako 4:00 ng umaga. Nasa loob ako ng air condition. Nag-doorbell lang ako. Ang bayad sa akin, 1.5. You know what is 1.5 to me? Nung araw nagsa-sidecar ako, pag kumita ako ng 50 pesos isang araw, labas na boundary, no? Depende kung ano sidecar mo. Pagka sidecar mo may stereo, may 5 piso yung para sa motolite, yung charging. So, pag may neto ka ng 50, times 30 days, umulat bumagyo. That is 1.5. Tama? O kaya nung ako nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, Diyos, pinagbuti ko naman. O, at madali salita, nakilala ako ng mga nanay niyo na naman. Bakit? Sila lang na talaga nakakaabot sa akin. Then, in a short period of time, awa ng Diyos, maraming salamat sa Kanya, nairaos ko ang sarili ko, nairaos ko ang nanay ko. Hindi lang masyadong pinalad ang tatay ko, kaya huwag niyong abusuhin ang alak. Maga lang siyang nakalawit ng Diyos. Tingin ko naman, kasama naman niya si Jesus ngayon. Then I felt so blessed on, this is how you pay it forward. I felt so blessed. Sabi ko, noong 1998, why not? Go to public service. Total, uso naman ng artista sa politika eh. Uso-uso nun. But I have different intention. My intention is simple. Is makapagpabago lang ng isang buhay ng bata.
Ilan? Paya. In fact, nakuchain na naman ako noong 1998. Ah, wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pakit-kit lang yan. Kala mo kasalanan maging cute? Hindi ko maintindihan yun. Ano na talaga kasalanan maging cute nun? Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, that this is how harsh this environment. But, fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun na ako, pinagyabong ko ulit. Pinag-ingatan ko ulit. Tinalikdan ko ang kislap ng mga ilaw, ang mga hiyaw ng mga babae. Eh, totoo naman, di ba? Pag nakakita kayong artista, kinikilig kayo. But it gives you a certain level of feeling, of joy. And here we are, katalikdan mo yon, katalikuran mo yon, and you're gonna face sorrow, hardship, stories of people you're going to deal with every day. But again and again, I tried my best. So I want them to stop those individual who happen to have, you know, may mga magagandang edukasyon sa katawan. Eh, bumalik naman ako ng eskwelahan. Maraming salamat kay dating Vice Mayor Danny Lacuna. Our Vice Mayor, who is the father of incumbent Vice Mayor Hanny Lacuna. Hinikayat niya ako mag-aral at awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos na. Ako po'y may diploma na, hindi lang gawang rekto, gawang Makati pa. At nakahiligan po mag-aral. Went to Arellano School of Law. Then, fortunately, again and again, one day, I received a letter from the U.S. State Department. Ito yung passing lang, ha. Sabi ko sa inyo, magpursige kayo. People will notice, eh. Tama. Well, I received a letter that I'm going to be sent to Washington. Napili daw ako. In fact, nung tinanggap ko yun, pinasusoli ko kay Weng. Ego, Weng, soli mo, mali ng address ko. So, pag-aralin ako sa Amerika, sumasama ng grammar ko. Talaga naman. Hanggang magpasa hanggang ngayon, nagkakamali pa rin ako. I really tried, you know, educating or keep on learning things. Kaya pag nag-English ako, then I approached and visited the Chief Cultural Affairs of the U.S. Embassy, and it's confirmed I was chosen to be sent there. And I saw the opportunity to go further with regard to knowledge and governance. Then, nung ako'y nakapagtapos doon, itong Harvard, nag-o-offer ng short program. Executive program, they call it executive program. So, sabi ko, katwiran ko naman, sige nga, bakit naman hindi? Simple lang ang katwiran ko noon. And I hope you do the same. If I fail, nobody will know. Eh, makakaalam lang nun yung asawa ko. Ako at yung direktor ng programa. But what if? Just what if? Just by trying. Matanggap ako. Ano kaya ang madadagdag sa akin? Yun nga. Nung nag-apply ako, napasubo ako. And I encourage each and every one of you. Kayang-kaya nyo mag-aral doon. Maniwala kayo sa akin. Simple lang ho ng mga tanong. Online pa. First question, name. Address. Pagka hindi nyo pa nasagot yan, ewan ko na lang. The second page of the question, I would like to share it to you. How hard life and if you put yourself in a challenging situation, ikaw nag-challenge sa sarili mo, be aware and be ready because you're challenging yourself. No? Nung sumunod doon, mayroon doon tinatawag na essay.
Ayun doon, yari na. Doon ako nagtagal. And I really wanted to express myself in such a way, why am I applying? And you really have to explain why. Tinitira ko, no? Sa laptop ko, eh mabagal pa ako mag-type. No? Buti na lang, secret natin to, ha? Yung asawa ko, nasa lista. Ang mga kakompetensya ko doon, atenista. Nadali siya ng Tondo High School. I think about 1 o'clock in the morning, tumukod ako. Here comes the principal in my life also. He who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Confucius said, not me. So, nung medyo tumutukod na ako, Mami, ano bang sasabihin ko? Kasi kinakapos na ako. 500 words. Nakakadose kwenta pa lang yata ako. So, katulad, same attitude, same mindset, wala namang mawawala sa atin. Just keep on trying. O, di tinira ko. Kulang 500. Sinamit ko. Oh, di bala na Diyos ang inchi, tapos na. Di, intayin ko na lang. Awa ng Diyos. And I would like to share it to you. Sometimes, talagang it pays to be patient and persevere. Ah, nasa Hyatt Hotel ako. Hyatt pa siya dati, New World na yun. I received a notice. Nakita ko kagad yung title ng email eh. JFK School of Government, Harvard University. Diba title lang nakikita mo sa email? Parang Lucky 9 lang yan, pinintahan ko pa. Dahan-dahan yun, di ba yung iPhone? Yan. Kaka-cover ako. And I saw the happiest moment of my life. Something that you can achieve. And halos hindi mo paniwalaan ang sarili mo. At pwede pala. Dear Mr. Dumagoso. Bawo ng pangalan ko, no? We would like to welcome you to JFK School of Government in Harvard University. Anong point is ko? Why are you telling this to us? Madali ba? Well, yung mga magagaling mag-English, madali sa kanila yun. Para sa akin mahirap. But it was made possible. Oh. Then, I challenge again myself. Sabi nila, number one university, I don't know if your faculty, no? Trust me, will agree with me, that number one university in this world is Oxford University. Oh, nag-offer din. Oh, di tinira ko rin. Kaya lang, may ginawa kong kakaiba. Copy-paste lang yon. Eh, pareho eh. Tinanong din ako, oh, di kinopy-paste ko lang. Hindi naman mag-uusap yung Harvard saka Oxford eh. Ay, siyempre. Ano resulta? Same-same. O, di na-aprobahan din ako. So, mga graduates, these are simple things. Sa totoo lang, wala po ito. Mas mahirap po mag-MBA sa mga eskwelahang nabanggit ko. Mag-PhD. And even the tertiary education, napakahirap. Yung aking ganun lang yun. Pero tandaan ninyo, galing ako sa basurahan. So, kung nangyari sa akin, o pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ano pa yung i-complain natin? Oh.